Hello mga kaibigan, ito na tayo sa video number 2 ng life and experiences ng aming master. Si master o na si Tatay Rudy. O Tay, panahon mo na yan. Sir. Okay. Umpisan natin nung unang biyahe ko dito sa Saudi. Mumiyahe kami, galing agency, 13 kami. Lahat kami nung dumating dito, nakulong kami lahat. Ang pangit, oo. Ang napangitain. Ako, in 3 months na trabaho ko dito, napaaway kami. Nilagari nung kasama kong Pilipino yung kamay nung Pakistan. Pati ako damay. Kaya, 15 days kami sa kulungan. Bakasyon. Tapos pag nagsala, pag hindi kami magsala, hindi kami makakain. Kaya nagkulungan. Yun ang experience ko na ano. Tapos, yung mga kapwa kong, kapwa naming Pilipino, binabaon lang kami dun sa kulungan. Minsan, nagdala sila ng baon. Hindi namin naubos. Kinain namin kinasunod na araw. No. Dinala kami sa ospital. Ako na ano, wala namang sakit, sinama, kasi kasama ko eh. Oo. Grabe, pati ako na dextrose. Grabe, sinasabi na explain ko dun sa ano, na wala akong diferensya, ha? Pati ako na dextrose talaga. O ganun tayo? Tuwan-tuwa kami, tuwan-tuwa ako na nakalabas, kasi yung pakiramdam mo na nasa kulungan ka, parang hindi ka na makalabas eh. Oo, yun ang mahirap doon. Unang taon nyo pa lang yan, pakararating nyo pa lang, 3 months pa lang tayo. Kasi ang destino namin noon sa ano, sa Albaha. Doon kami na destino, may ginagawa kami ng university doon. Kaya napaaway yung karpintero, yung kasama kong Pilipino, taga-Alabang. Nakipag-away. Kaya ang lalaki ng Pakistan eh. Grabe. Nung nahatak ko yung sa Pakistan, yun, nakawala yung Pilipino. Nandampot niya lagarin. Nilagarin niya yung kamay ng Pakistan. Ganun tay? Oo. Di anong ginawa sa kanya? Ginawakan ako nung taong Pakistan dito, magkabilang kamay. Tapos pinalo ako ng tubay ito dito sa tagiliran. Di anong nangyari sa mga Pakistan tay? Kulong din. Kasama namin sa kulungan. Hindi magkaibigan na kayo sa loob ng kulungan? Hindi, magkaiwalay naman sa ano. Pero hindi kayo pinagbayad? Hindi. Mm. Ang mahirap doon, kasi sa kulungan, nakakulong na Arab din doon. Kaya ako, hindi ako natutulog sa gabi. Sa araw ako natutulog, may police. Ganon. Tapos paglabas ko noon, may palo kaming ano, tigbabainte. Oh? Oo. Saan kayo pinalo, tay? Pinalo kami sa pit at saka sa likod, sampu sa pit, sampu sa likod. Anong ginagamit na pamalo? Yantok na ano, ganito, ang pamalo. Doon kami sa stage dinala. Grabe pala talaga dito. Ang nakapanood. Ah, grabe pala talaga dito dati tay. Nung araw talagang grabe. Ang nakaramdam yung Pilipinong kasama ko, yung karpintero na yon, sabi niya, "De, mag-suot ka na ng makapal na damit." Sabi sa akin. Papaluin tayo kasi datihan na siya dito eh. Papaluin tayo niyan, sabi. Sabi ko, hindi na. Hayaan mo na, sanay na ako sa palo, sabi ko. Nagsuot siya ng tatlong, ano? Damit. Damit. Pag palo nila ng yantok, pumulupot. Di na buko. Na buko, pinahubad tuloy. Ay, di mas masakit yun? Pinahubad siya, yun. Grabe. Tapos nung, ano na yon, makalabas na ako, sunod-sunod naman na yung trouble ko. Bakit, tay? Napapaaway kami sa mga Pakistan, India. Dahil sa ano, tay? Dahil sa yung pagka-homesick na. Ah, okay. Oo. Isang factor din pala yun. Sa na-homesick. Na-homesick na kami at ginagaya-gaya yung salita namin. Napipikon na kayo. Napipikon kami. Parang feeling nyo, tinutukso kayo. Ayun. Nakaka-ano ako, tapos nasusuntok ko yung mga Indian, kulong na naman ako. Isang linggo. Sa
kulungan. Pinagigitara ako ng pulis doon. Kahit walang tuno, sige. Nag-i-stram lang. Nag-i-stram lang ako. Grabe. Ganun. Karanasan ko. Tapos kinupkup ako ng ano, ng matuawa, yung may-ari ng building na inuupahan ng kumpanya. Oh, tayo. Tira namin. Kinuha niya ako. Mm. Sabi niya, kukunin kita dito sa akin na magmaneho. Sabi niya. Mm. Ay, ayoko. Kaya ang ginawa ng kumpanya, kung ano yung papatrabaho nyo, gawin mo na lang. Kunin nyo na lang siya. Ganun. Oo. Ah. Grabe, pinahawak ako ng tanggal. Hindi pa ako ganong marunong magmaneho. Masipsip ako ng siptik tank doon sa motor. Halos di ako makakain kasi siyempre nakikita ko yung ano eh. Pag kainan na, hindi ako makakain talaga na eh. Parang nakikita ko yung mga ano. Sabi ko. Kasi hindi ka pa sanay. Mga Pilipinong driver, ayaw, walang gustong magmaneho doon. Ako lang kasi yung kagustuhan ko matuto talaga. Umakit ako sa bundok, mag-isa lang alas dos ng madaling araw. Tinatapong ko yung tubig dun sa bundok. Ang daming ano doon, unggoy. Ang lalaki. Nung araw dito tayo, oo. Grabe. Grabe. Tapos nung matuto ako doon, binitawan ko na rin.